Sa mga lugar kung saan natalo sila noong 2016 elections, nangampanya sina Vice President Lenny Robredo at si Bongbong Marcos. Ang proxy ni Vice Presidential Candidate Sara Duterte na si Senador Bato de la Rosa, may banat naman kay Robredo. Nasa front line ang balitang yan si Marian Enriquez. Kahit umuulan, hindi nagpatinag ang mga BBM Sara supporters sa Borongan Plaza. Bahagi yan ng campaign rally ng Unity Team sa Eastern Samar. Kunan mo ng maraming video ito. Sabihin mo sa aking bayan ito. Tama yan, isigaw ninyo ng mabuti para marinig ng buong Pilipinas dito sa Eastern Samar. Si Mayor Sara Duterte pero ikinampanya siya ni Senator Bato de la Rosa na binira naman si Vice President Lenny Robredo. Alam ng pulis, ang namatay sa war on drugs is only 6,000. Pero ang binendira ng ating Vice Presidente doon sa abroad, 60,000, dinagdaga ng isang zero. Hindi malinaw kung saan hinugot ni de la Rosa ang impormasyong 60,000 daw ang sinabi ni Robredo na namatay sa drug war. Matatandaang noong 2017, hindi 60,000 kundi 7,000 ang sinabi ni Robredo sa United Nations na bilang ng mga namatay sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Wala pagtugon dyan si Robredo na nangangampanya ngayon sa Pangasinan. Naniniwala si Robredo na nasa kanila ang momentum, bagamat aminado siyang malaki ang talo niya sa Pangasinan noong 2016 elections. If there is one lesson na natutunan ko sa mga eleksyon, it's not over until it's over. Paniniwala ko, if given the chance na mabigyan ng tamang impormasyon, pipiliin nila kung ano yung makakabuti sa kanila. May mga probinsya. Ang kampo naman ni Mayor Isko Moreno nagpakita ng resulta ng Tanghere Online Survey kung saan si Isko ang pumapangalawa kay Bongbong Marcos at pangatlo lang si Robredo. Pero paglilinaw nila, hindi naman daw nila dinidiscredit ang ibang survey organizations. Habang si Senator Manny Pacquiao sinabing mababa man daw siya sa mga survey, hindi raw siya dapat i-etsepwera sa karera. Ang kanya raw mahirap na pinagmulan, ang rason kaya siya ang dapat maging susunod na pangulo. Si presidential candidate Calio D. De Guzman naman nagpunta sa City Hall ng San Pablo, Laguna. Dumalo rin siya sa protesta sa opisina ng Calabarzon Wage Boards sa Calamba. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.